Red bulb ng Yamaha RS100. Medyo may singaw na ito. Yun, may singaw na. Ginamitan natin na flashlight. Dapat walang makikitang liwanag dyan sa loob na yan. May liwanag. Yun, yung liwanag. Yun. Ibig sabihin ay nakabukas. Kaya hindi talaga andar kapag open yan. Yun, kundi magamitan ng ilaw na ganyan, hindi mo makikita kung close or open siya. Yun. May singaw. Kaya hindi andar. Yeah, ito yung red bulb, kabuuan ng red bulb. Ngayon ito, tinanggal ko ng tornilyo nitong isa para maliha. Ito yung parang spring din to na ito yung naglalak dito sa petal na to. Ito yung pinaka petal niya eh, yung parang sa turutot niya, nakaganyan yan eh. Yeah. Dahil nga may siwang, ito yung petals, ito naman yung kinakapitan ng petals, yung pinakabuan ng red bulb. Ito, analiha ko na to ng 1,000 eh. Nagkaroon to ng ukab-ukab itong rubber na to sa tagal na. Kaya niliha ko na siya ng 1,000, ngayon nilihahin ko pa siya sa 2,000, yan. 2,000. Naliha ko na siya kanina dito, hindi ko na lang napakita, 1,000. Ngayon ay dito, liyahin naman natin sa 2,000. Bali, yan, ito yung liha na 2,000, liyahin ulit natin to finishing. Yan, medyo gumaganda-ganda na, mapantay na. Itong ilalim ng liha, ito, salamin para pantay. Pantay ang pagliliha. Yan siya. Ngayon, ito yung petals. Yan. Kakabit dito. Yan. Medyo gumanda-ganda na ang lapat. Mamaya at least tingnan natin, patunugin ang kabila, liliyahin pa rin. Ito natin ang tornilyo. Mukhang maganda ang lapat na ngayon. Ito nga pala, bago ko pinalag kanina ay minarkahan ko yan para dito. Baka magkapalit sila eh. Gawa nung lapat na niya dun. Kaya lang, mas magandang isa-isa. Tapos na ito. Tingnan natin yung tunog niya ngayon. Tapa natin itong kabila. Okay na, hindi siya mahirap hipan, tumutunog na. Yung isa naman, halihinan. Maganda, yung isa kaya, hindi, ulitin. Okay, yung dalawa.
Okay. Ito yung tilihin ng tunog niya. Parang turutot yung petal. Turutot may petal din eh. Ngayon itong isa naman. Tatanggalin. Para lihahin. Ito ay sensitive to eh. Yan. May bend siya. Yun yung marka. Kaya mula dito sa tingin ko, hindi mo pwedeng galawang i-bend yun. Dito lang. Pero ito, may tama pala siya. Oh. May tama na. Yan. Oh. May tamang maliit. Sensitive. Eh. Sana makuha sa liha na 1,000. Tapos ito, oh, yan. Oh. May tama na rin siya yun. Oh. Yun. Sana hindi mag-cost ng ano yun. Baka makukuha sa liha ng 1,000 tapos 2,000 yun oh. It may ano na siya tama na. Pero yun. Kita na yung tama yun oh. Wala wala katama-tama yan. Yung malinis ko yan na eh. Kaya try kong liyahin tong isa. Ito, naliha ko na rin ito ng 1,000 eh. Ulitin ko lang sa 2,000 finishing dahil hindi ako kontento ng finishing ko eh. Yan. Pantay na pantay yan. Ayoko sana liyahin to kaso may tama na rin naman yun, medyo nabawasan yung kuntil dun pa naman sa may sasaba. Pero try na rin kung magkakaigit. Ito okay na, naliha na. Kabit na ang petals. Ito ang sensitive eh. Pag sumobra ng bend, matigas. Pag kulang naman sa bend, malambot. Kailangan nyo, mas maganda siyang sumara pag nakakabit. Yan. Nakakabit na, hindi ko na lang pinakita paano i-screw. Madali lang namang i-screw yan. Ngayon, pakitinggan natin yung tunog. Kung okay na. Kabit na lang. Eto na siya ngayon. Ating kakabit na. Total, na-check na natin. Wala na naman siyang leak. Kaya, kabit na natin. May marka ko rito. Kulin yung dating ibabaw. Eto. Yan. Yan yung marka ko para hindi nalilito pag babalik. Hindi ko lang alam kung pwedeng baliktaran ito. Saka isa pang naging problema dati, hindi na original yung pernilyo. Pag inihigpitan pala, yan. Itong tornilyo nitong carburetor para dito sa intake manifold connector, eh lumalampas pala dun, mahaba. Yun. Mahaba, tumutukod yun. Ang damage. Ngayon,
siyempre ito nakalapat dito, umaangat, nagkakasingaw, yun pa rin pala yung isang problema. Kaya ngayon ay ikakabit ko na ng mas maayos. Nag-double check na eh. Okay na. Kala ko pag pinalitan to ng repair kit, nilinis, okay na. Dapat pala pag nilinis to, siguraduhin na rin to. Double check na rin para isang trabaho. Kaya yan, experience ko rito sa aking RS. Na buhat mabili ko ngayon lang to nagloko itong red bulb na to. Pero may reserva na tayong para to. At ipinag-aaralan lang kung pwede. Kung gasket naman ito ginawa ko na nakakapit na yan. Okay na yan. Magandang may silicone gasket pero na-experience ko mas maganda pang wala. Dahil minsan pagka napadami pumapasok dito nagkakaproblema, bumabara dun sa red bulb dun sa bumubuka. Yun pa nga pala, hindi ko nakuna ng video na may counting dummy na nakasingit dun sa petals na kaya nag-cause din ng pag-angat, nagmarka, nagkaroon ng butas. Ngayon ay kakabit na natin to. Kabit na yung red bulb, ito yung mag-iipit dito, maghahawak sa red bulb para tumigpit. Medyo i-adjust ko na lang yung minor, mapainit-init muna bago itono yung carburetor. Kahit na rin yung red bulb. Okay, ginawa ko nga palang dalawang tambot siya ito. Dalawang tambot siya. Kaya ito'y mausok ay gawa ng mga lagay ko na tuti. Diba nang pinalis ko yan, nilinis ko na lahat yan eh. Kaya mausok pa siya. Mamaya, pag natuyo-tuyo, wala na ulo.